Hello guys, this is Japoy and welcome back to my YouTube channel. Intro, pasok. You know I'm gonna get. Importanteng bagay sa vlogging ay video editing dahil paano may kakwento ang vlog mo kung hindi ka naman marunong mag-edit ng video. So don't worry guys, dahil tuturuan ko kayo step by step kung paano ko ginagawa at ine-edit ang mga videos ko. Marami na rin akong nasubukang video editing apps, pero itong app na ito ang pinakapaktapak dahil napakaraming options na pwedeng gawin, napaka-user-friendly. At ang pinakagusto ko sa lahat, meron na siyang built-in music na pwede mong gamitin background na hindi makakopyright dito sa YouTube. So ano nga ba itong app na ito? Charan! KineMaster! Ayan. Ito ang pinaka-perfect na app na nasubukan ko dahil madaling gamitin at napakaganda pa ng quality ng output mo. So guys, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit ang KineMaster. So, let's start editing. Ayan, i-click natin ang KineMaster. Pagka-click natin ang KineMaster, ay ganito yung lalabas sa screen. So, first thing, i-click natin itong may plus button. And may lalabas na option, 16x9, 9x16, and 1x1. So guys, ang nire-require ng YouTube ay 16x9 dahil mas maganda itong panoorin kapag naka-landscape. So, okay din naman yung 9x16 pero ang magiging labas ng video mo ay maliit lang at dito sa gilid-gilid niya ay may black. So, mas magandang gamitin natin itong 16x9 kasi full screen ito. So, i-click natin yung 16x9. Pagka-click natin ng 16x9, ay ganito yung lalabas sa inyong screen. So guys, yung mga video na tinake nyo, ay matatagpuan natin sa folder na DCIM/camera. So click natin, at hanapin na natin yung video na gusto natin i-edit. Then i-play natin. Hello guys! Welcome back to my channel! This is Japoy! So guys, ikakat natin dito sa part na to dahil ito lang yung gusto kong kunin na intro. So what we need to do is click the video or the clip. Then may makikita tayong scissors icon dito sa taas. Then, trim to left of playhead, trim to right of playhead, split at playhead, split and insert freeze frame. So, ang karaniwang ginagamit ko guys ay split at playhead. Ayan. Kung bakit, malalaman natin mamaya. So guys, nakat na natin yung video. Ang susunod na gagawin natin ay ipapasok na natin yung intro video natin. So what we need to do is click media dito sa taas ng bilog. And hanapin natin yung intro video natin, kung saan nyo man nilagay na folder. And para mas madaling mahanap, dahil magkakahalo ito guys, may video, may photos. So, may makikita tayo dito sa tatlong dot dito. Ayan. May lalabas na option. So, i-click natin itong video lang. Para video lang yung lalabas. And hanapin na natin yung intro video natin. Then, i-click natin. And then, i-play ulit natin. Hello guys! Welcome back to my channel! This is Japoy! Ayan guys, kung napansin nyo, hindi masyadong smooth yung pagkakadugtong ng isang video doon sa intro video natin. So, ang ginagawa ko guys, ay naglalagay ako ng transition para smooth yung dating kapag plinay mo. So, ang gagawin naman natin guys, ay i-click natin itong plus button dito sa pagitan ng dalawang video. So, i-click na natin.
Ayan, lalabas ang transition effect. Ayan, may mga makikita tayo diyang options. Pero ang ginagamit ko guys is cross line. Ayan, makikita nyo kung ano yung magiging effect. Okay, i-play ulit natin. Hello guys, welcome back to my channel. This is So dahil naglagay tayo ng transition, medyo humina yung audio nitong first video. So ang gagawin natin, hihilain lang natin. So i-click natin yung first video, then hilain natin dito sa right. Ma-right, ganyan. Then i-play ulit natin. Hello guys, welcome back to my channel. This is Jepoy. Ayan, Jepoy. Ito sobra. Babawasan ulit natin. Then i-play ulit natin. Hello guys, welcome back to my channel. This is Jepoy. Ayan. So hihilain ulit natin. Play ulit. Hello guys, welcome back to my channel. This is Jepoy. Shoutout pala kay Aris Gabat na gumawa ng aking intro video. Ayan, thank you Aris Gabat. Napaka-perfect nitong intro video na ginawa mo. Thank you. Ayan, so i-play ulit natin. Ayan, dahil ayan, biglang pumasok lang yung second video. Parang hindi masyadong maganda tignan. So maglalagay ulit tayo ng transition. Then i-play ulit natin. Dahil medyo nararamdaman so much better your panoorin kung may transition guys. So it's a must na lagi tayong maglalagay ng transition sa pagitan ng mga video clips na ina-edit natin para smooth yung dating, di ba? Magjo-jogging tayo mga bes. Sasamahan niyo ako. So next guys ay ilagay na natin yung next clip na gusto natin itong to. Okay guys, so medyo mahaba itong clip na ito. Pwede nating paliitin. So ang gagawin natin, gamitin natin ang dalawang thumb natin at pagsalubungin natin hanggang sa lumiit siya. And then, hanapin natin yung groove. So nandito na tayo guys. Play ulit natin. Ayan guys, dito sa part na to, wala naman akong masyadong ginawa na kaaya-aya or magandang panoorin, kaya pwede nating i-cut yan. So click natin yung video, then cut and split at playhead, and i-click natin doon sa video na yan. And dito sa left side guys, may makikita tayong trash bin. Ito ang pipindutin natin para ma-delete yung video na ayaw nating ilagay. So ayan. So guys, kagaya ng sabi ko kanina, sa bawat pagitan ng video, it's a must na maglagay tayo ng transition para smooth. So ang gagawin natin ulit ay maglagay ng transition. Ang karaniwan ginagamit ko ay classic transitions and crossfade. So tingnan natin guys kung ano yung effect niya. Play natin. Magjo-jogging tayo mga bes. Sasamahan niyo ako. So ayun na nga. Hindi ko ma-convince yung sarili ko. Ayan. Pwede pa tayong mag-cut ulit dahil ayaw nating ilagay yung part na yun. So ang gagawin natin is click yung video clip, then itadrag naman natin siya para hanggang doon sa part na nagsalita na ako.
i-play ulit natin. Yes. Sasamahan niyo ako. Ayan. So, ayun nga. Hindi ko ma-convince yung sarili ko. Ayan guys, kunwari may sinabi kayo sa video na nakakatawa, kung nag-joke kayo, or may something na nakakatawa, pwede tayong maglagay ng sound effects. So, ang ginagawa ko guys, ay pinipindot ko itong audio. Then, pumunta tayo sa songs, at hanapin natin yung downloaded na sound effects. So, ang ginagamit ko guys, ay Jelly Toys. Ayan. Pakinggan natin. Ayan. So, ang gagawin natin para mailagay natin yung Jelly Toys dito sa video, ay pipindutin ulit natin yung plus. And then, i-play natin. Yung sarili ko. So, medyo natagalan yung Jelly Toys, di ba? So, ang gagawin natin, i-long press natin itong Jelly Toys at i-drag natin. Ayan. So, i-play natin. Medyo naagahan konti, kaya i-drag naman natin pa ganyan. Ayan. Yung sarili ko. Ayan, sakto na siya. Wait lang, bumabelo pa ako. Parang nahihiya ako. Ayan, pwede ulit tayong maglagay ng Jelly Toys doon. Ay, nandito kasi si, ano, si Vice Mayor ng tayo. Pero ipupush natin to. Tara na guys. Ayan, pwede tayong mag-cut ulit dito sa part na yan. And i-play natin. Ayan, as you can see, merong part na iwan ko muna to dito. Hindi ako nagsalita. So, pwede natin ulit i-drag. Ayan. Hanggang doon sa part na nagsalita na ako. So guys, dahil nagdugtong na naman ako ng dalawang video, maglalagay ulit ako ng transition. Ayan, i-play natin. Natin to. Tara na, iwan ko muna to dito. Hopefully, pagbalik ko, nandito pa siya. Baka sumama din sa iba. Ayan, dahil nakakatawa na naman yung sinabi ko, maglalagay ulit ako ng Jelly Toy. Ba? Sarap! Bye! Ayan, i-cut ulit natin. Ayan, as you can see guys, merong mga eksena dito na hindi ako pasok sa framing ng camera. Hindi masyadong maganda tignan. So, ang gagawin ulit natin ay hahanapin natin dun sa part na pasok ako sa camera. Then, i-click natin yung video. Then, cut ulit. Then, split at playhead. At, i-click natin dun sa left side. Then, pwede na nating i-delete yan. Ayan, maglagay ulit tayo ng transition. Okay guys, medyo dragging ang eksenang yan, kaya ang pwede nating gawin ay pwede nating pabilisan. So ang ginagawa ko naman ay click natin itong speed, ayan. Kung dito sa left, babagalan mo. Kung dito naman pa right, ay bibilisan mo. Ayan, so try natin yung number 2. Stretching muna tayo. Ayan, dahil may sinabi ako doon,
pwede nating hanapin ulit doon sa part na nag-stretching na ako. Cut ulit. Then click ulit yung video, then speed. And play ulit natin. Pwede rin nating i-mute yung audio dahil wala naman tayong sinabi dito sa part na to. Nag-stretching lang ako dito. So, speed natin. And mas okay kung i-mute na natin yung audio para hindi na marinig yung background noise. So, play na natin. Okay guys, dahil may sinabi na naman ako dito sa part na to, ang gagawin ulit natin ay i-cut. Ayan, split at playhead ulit. Then, pumunta ulit tayo sa speed. I-unmute natin yung audio. Then, pumunta tayo sa number 1 ulit para bumalik yung speed niya. Stretching pa lang, pagod na ako. Ayan guys, so ipapakita ko muna kung ano yung kaibahan ng speed at ginamit natin yung or hindi pa natin ginagamit ito, itong keep pitch. Ayan, ipapakita ko muna para maintindihan nyo. Stretching pa lang, pagod na ako. Ayoko nun. Ayan, nagtunog chipmunks ako, diba? So, ang gagawin natin, balik tayo sa speed, keep pitch, ayan. So, pakinggan natin yung difference. Stretching pa lang, pagod na ako. Ayoko na. Ayan guys, kung gusto naman nating bagalan doon sa part na nagsalita tayo, split ulit natin, then pumunta tayo sa clip na yon, speed, then balik tayo sa 1. Then i-play ulit natin. Stretching pa lang, pagod na ako. Ayoko na. Charot. So ayan, dahil may mga parts ulit na hindi ako pasok doon sa framing ng camera, ay ika-cut natin ulit. Cut and delete. Ayan. Cut and delete. Then balik tayo. Then maglalagay ulit tayo ng transition. Ayoko na. Ayan, dahil nagsalita ulit ako dito, split at playhead ulit hanggang doon sa part na nagsalita ako. Ayan, split at playhead ulit, click natin yung clip and ibalik natin sa 1. So guys, tara na. Ayan, okay na. Ang next naman na ituturo ko guys ay kung paano maglagay ng background music. Play ulit na. Dahil medyo nararamdaman ko na namang tumataba na ako, magpapanggap tayong health conscious ngayon. Magja-jogging tayo mga best. So, samahan niyo ako. So guys, doon sa samahan niyo ako,
doon na tayo mag-start maglagay ng music. So ang gagawin natin ay click yung audio. Then pumunta tayo sa songs. Ayan, kung may na-download kayong songs, pwede nyong gamitin. Pero ang kagandahan dito sa KineMaster, guys, meron na siyang built-in music at safe ka pa sa copyright issues ng YouTube. So, click natin ang music. Ayan, as you can see, guys, marami na siyang built-in music. And marami din tayong pwedeng i-download, pero may bayad. So, paano ba mag-download ng music dito sa KineMaster? Ayan, pindutin natin itong parang market dito. And then, ayan, mamimili ka na ng mga songs na pwede mong i-download. Ayan. Ito na yung mga nabili kong music, guys. Pwede kang magbayad through Globe Telecom Bill or credit card or ATM. So, balik tayo dun, guys. Maglalagay na tayo ng music. Hanap tayo yung bagay. Ito, okay, ito. Ayan, so nandyan na siya sa baba. Nailagay na natin. So i-play ulit natin. So guys, mas malakas yung music kesa sa boses ko. Ang kagandahan nito, pwede nating hinaan yung music. Ang gagawin lang natin, i-click natin yung music. And then, click natin itong volume button. And pwede natin siyang hilain pababa. Ayan. So, i-try natin. Niya ako. So, ayan nga. Hindi ko ma-convince yung sarili ko. Ayan, medyo okay na. Ang kagandahan pa dito sa KineMaster, guys, halimbawa, hindi ka nakapagdala ng mic at nag-shoot ka outdoor at medyo maingay yung paligid mo, pwede mong palakasan dito sa KineMaster. So, ang gagawin naman natin, i-click natin yung video and doon ulit sa volume button at pwede nating itaas. Ayan. I-play natin. Ayan, mas malinaw na yung audio niya ngayon. Pero kung gusto mong mas malakas pa, pwede mong i-click itong auto volume. Pakinggan natin yung pagkakaiba. So, ayun na nga. Hindi ko ma-convince yung sarili ko. Okay na yung audio natin, naririnig na siya. Mas malakas na siya kesa sa music. So, paano naman, halimbawa, yung music mo natapos na. Pero yung video mo marami pa. So, ang pwede natin gawin ay i-click yung ginamit mong music. Then, dito sa upper left part, ay makikita kang tatlong dot. Pindutin mo itong duplicate. Ayan. So, ang gagawin natin, i-drag natin yung pangalawang music at ilagay natin doon sa part na malapit nang matapos yung isang music. Pakinggan natin. Ayan, bakit importante na ilagay natin doon sa part na malapit nang matapos yung isang music? Ayan, pakinggan natin yung pagkakaiba kung hindi natin na ilagay doon sa malapit ang matapos ang music.
guys, medyo may dead air kapag hindi natin nilagay doon malapit sa ending ng isang music. Mas maganda siya pakinggan kasi tuloy. So stretch. Okay, paano yan? Parang naputol dito sa part na to. Dito sa stretching muna tayo, guys. Anong gagawin natin? I-click natin yung video ulit. Then, i-drag natin ulit. Ayan. So, stretching muna tayo. Ayan. Okay. So, guys, kung napapansin nyo, hindi na ako naglagay ng transitions dito. Kasi yung background ko, iisa lang. Dahil puto yung ulo ko dito, pwede na nating i-delete yan. Ayan. Kung so, stretching mo na tayo. Katawan mo doon sa stretching. Pagod na. Pwede mo i-delete. Play nga natin. So stretching muna tayo. Stretching pa lang pagod na ako. So, paano naman gusto mong magpalit ng music kasi nakakasawa na yung music na ginamit mo? So, ganun pa din. Punta ulit tayo sa music. And, mamili ulit tayo ng music. Ayan, click natin. Then, as you can see, hindi pa rin sila magkahiwalay nitong unang music para pag pinakinggan natin, magkadugtong sila. Ayan. Try natin. So guys, dito sa part na to, hindi pa ako nakikita sa camera. Medyo matagal, diba? So guys, kung ganyan, pwede ulit natin i-cut. And hanapin natin yung dulo na nakita na ako sa camera. Drag lang natin ng drag. Ayan na ako. So, dahil magkaiba ulit yung clip na ito, maglagay ulit tayo ng transition. Cut ulit natin. Split. And hanggang doon sa nakita na ulit ako sa camera. Ayan. Dahil magkaibang clip ulit, maglagay ulit tayo ng transition. Then, let's play. Ayan. Medyo nadamay sa speed kanina, pero don't worry, pwede pa rin natin yan bagala. Okay, balik natin sa 1.
ayun guys, si Vice Mayor lang tayo. Si... And dahil masyadong malakas ulit yung music, ganun ulit ang gawin natin, ibaba lang natin. Then, let's play ulit. Ayun guys, si Vice Mayor ng tayo. Si Vice Mayor Eman yan. Hindi ko alam. Hindi ako aware sa mga paligid. So guys, naka one round pa lang ako para ngayon na. Ano mo na naman ba itong napasok ko? Diyos ko na. So dahil nakakatawa na naman yun, maglagay ulit tayo ng gentle. Pero itutuloy natin. So dadalhin ko na to guys ha, kasi ito yung iniisip ko eh. Hindi ako makapag-concentrate. Dadalhin na natin. Ayan. So halimbawa guys, tapos na yung video na ginagawa nyo. Ipapasok na natin yung extra video natin o yung outro na ginagawa. So, hanapin ulit natin yung outro. Ayan. Play natin. Dahil magkadugtong ulit ng video na yan, gagamit ulit tayo ng transition. Ayan. So, paano yan? Tapos na yung video pero may music pa. So, tignan natin. Ayan, hindi masyadong maganda pakinggan. Kasi magkahalo na yung sounds, yung music. So, ikakat natin ngayon yung music na yan. I-click natin. Pumunta tayo sa trim/split and split at playhead and i-delete na natin. Ayan, pakinggan natin. I-delete na natin. Ayan. Okay. I-play natin. Okay guys, if you like this video tutorial, don't forget to give me a thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload. So next time, ang ituturo ko naman ay paano maglagay ng text or paano maglagay ng pictures or yung subscribe button ng YouTube sa mismong video mo. Ayan. So abangan natin sa aking next vlog. Ayan. Thank you so much guys for watching. This has been Jeffoy Gallardo. Bye-bye!